sa mga ano, akin pong mga kaibigan na sumusubaybay kay Buntayak TV, maraming salamat. At ngayon po ay may updating po ako pagdating po kay SSS na kung saan nagbago po yung kanilang proseso kung paano po tayo mag-online sa pamamagitan ng SSS loan. At ibibigay ko lang po yung ibang mga detalye kung paano nyo po yung ipaprocess yung SSS loan. At ito po ay napakahalaga na matutunan ninyo. At sa mga hindi pa po nakadikit dito po sa aking channel, inyo lang pong pindutin yung tinatawag na subscribe. At huwag nyo pong kalimutan pindutin ang notification bell para sa mga bagong upload kayo po ay laging updated. A few minutes later. Ang unang-una po nyo pong gagawin ay pupunta po kayo kay Chrome, kay Google. Kapag nakapunta na po kayo doon, pipindutin nyo po yung tinatawag na Google Chrome. And then itatype po ninyo si SSS. Ganito po yung kanyang kalalabasan. At pag na-type nyo na po si SSS, lilitaw po yung tinatawag na Republic of the Philippines. Ayan po, Republic of the Philippines. Pag nakita nyo po na may Republic of the Philippines, pipindutin nyo po yun. And then, dadaling kayo sa tinatawag na website ni SSS. Huwag nyo pong kalimutan pindutin yung I'm not a robot, tapos submit. Dadalhin po kayo sa member. At kapag yung member nakita nyo doon, pindutin nyo po yun. Ayun. Kailangan po meron na po kayong already user ID at saka password. Dahil kung wala pa po kayong user ID at saka password, meron po kayong akong tutorial dito sa baba. At scroll down nyo lang po yung all video ko at makikita nyo doon kung paano mag-apply ng user ID at saka password. Kaya pag meron na po kayong user ID at password, dito po sa taas, pwede nyo na pong i-sign in yung inyong user ID at password. At dadalhin po, kailangan nyo pong pindutin yung tinatawag na e-service. At pag napindot nyo na po yung e-service, hahanapin nyo po yung tinatawag na disbursement account. Yan po. Yan po kayo mag-i-enroll ng inyong SSS loan application. At kapag nakapag-enroll na, kapag i-enroll nyo, dyan nyo na po i-fill up yung tinatawag na bank account. Sure to it na yung pong inyong bank account ay nakapangalan sa inyo. Dahil hindi po tinatanggap ni SS na hindi po nakapangalan sa inyo. Ano mang yung mga ATM, ano mang mga passbook, kailangan po nakapangalan sa inyo ang inyong bank account. Ganyan na po pa-secure si SSS. Kaya huwag ninyong papalitan ng anumang klaseng pangalan yung mga bank account nyo. Kailangan sa inyo mismo yung tinatawag na deposit slip. Kaya ngayon po ay ating pong ipaprocess na yung tinatawag na pag-apply ng mag-enroll ng ating disbursement. At kapag na-click nyo na po ito, titingnan nyo po sa inyong Gmail account kung ito po ay nag-pop up na. Dahil dito po binabato ni SSS kung kayo po ay approve na sa inyong application. After na ma-approve ang inyong application, ngayon po ay pupunta na po kayo sa inyong process kung paano po kayo maglo-load. Ito po yung una nyong makikita pag kayo ay pupunta sa enrollment ng inyong disbursement account.
Halimbawa lang po to ng bank account na inilagay ko 09171234567. Sample lang po 'yan ng bank account na ilalagay ninyo. Ito na po yung papasahan ninyo ng inyong mga requirements. Una, yung bank account. Pangalawa, yung ID, valid ID. Yung pangatlo, yun pong tinatawag na selfie. At huwag nyo pong kalimutan, pindutin yung maliit na button. At pag napindot nyo na po, ay isubmit nyo na po, i-process nyo na po. Para po i- successful na po ang inyong pag-apply.